Isang magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid. May gagawin na naman tayong amplifier. Ang brand nito ay Mega Pro Plus EB-800BT mga bro. EB-8000BT mga bro. Yung problema nito mga bro, medyo malala na yata kasi galing to sa ibang paggawaan. Inabot na raw ng isang buwan to at hindi na raw ginawa ng technician. Kapwa natin technician, hindi natin alam kung anong dahilan, baka masyado siyang busy. Kaya ang ginawa na may-ari, dinala sa atin. Kaya chinik na namin yung ano, kasi sabi ko kailangan i-double check natin yung pinaka main board nito. Katulad nito, ito yung pinaka main board mga bro, binaklas ko na. At medyo may mga parts pa dito na maaaring sira yun, kaya tinanggal ng technician. Siguro wala pang pangpalit kaya nagkaganito. Yung iba dyan wala, may mga kulang dito ng mga parts. Ito mga bro, yung E940 wala na, tapos mayroon tong dalawang tin E1013 na transistor wala na din, tapos may mga resistor din na wala. Tapos yung output kulang na rin ang isa mga bro, may tinanggal na rin, maaaring hindi na ibalik yung isa, maaaring shorted yun, sira yun. Tapos tinik ko na yung natirang mga output niyan, buhay naman lahat. Yung transistor na isa dito mga bro, shorty din, hindi rin siguro niya na-check na maigi. Yung transistor na ito mga bro, yung E, ano ba ito? Yun, 669A. Shorted ito mga bro, kaya tinanggal ko na. Yung isa, buhay naman. Maaring hindi lang na-check na maigi. Hindi lang natin alam kung anong dahilan ng ano, bakit hindi niya tinuloy ginawa ito. Kasi mag-iisang buwan na lang, parang asawa na yung may-ari, kaya kinuha niya na. Pabalik-balik raw siya doon, busy siguro yung technician na pinagdalhan. Kaya yan ang project natin sa umagang ito. So lalagyan muna natin yung ibang mga walang parts dyan mga bro. Yan ang butas-butas na yan. Sigurado yan, mga shorted dyan ang mga parts kaya inalis ng technician. Ang kapwa natin technician, kaya lang hindi pa napalitan. Hindi natin alam kung anong kadahilanan niya. Mga butas-butas yan mga bro. Kaya try natin gawin, sana magawa natin kasi gusto nang gamitin na may-ari. Medyo matagal na raw kasi doon kaya nagdesisyon siyang kunin at dinala sa atin. Subukan natin to. Tingnan natin. Malakas to na amplifier din mga bro. Mega Pro. Ang ginamit na filter nito, 63 volts na 10,000 microfarad. Apat. Yung sa mga ordinary mga 5-0, dalawa lang ito, ginawang apat mga bro. Tapos yung output nito, ganito pang ano, yung C5200. At saka yung E1914. Ayun. So update na lang mga bro, so lalagyan muna natin ang mga parts, hanapan muna natin ang mga parts dyan na mga kulang. Saka natin bayasan para pag nakumpleto na yung mga parts na nawala dyan, malamang mga shorted at mga sunog yung mga resistor dyan kasi may palatandaan na sunog dyan mga bro, kaya inalis ng gumawa. So update na lang ulit mamaya mga bro at titingnan natin kung mapatunog natin to sa araw na ito. Umaga pa naman, ang oras natin ay alas 11. Tingnan natin kung kayang patunogin to hanggang mamayang hapon. Medyo mabahabang laban to mga bro pag galing sa ibang manggagawa. Medyo hard trouble na ito pag mga ganito. Subukan lang natin, titingnan natin kung kakayanin. Shout out pala mga bro sa ating lahat at maraming salamat palagi sa inyong suporta. So update na lang ulit mamaya mga bro. So tuloy natin itong ating ginagawa na Mega Pro Plus na EB-8000BT mga bro. So nakabitan na natin yung mga kulang dyan ng mga parts mga bro. Lahat yung mga kulang dyan, kinabit na natin yung mga nasirang parts. Subali, hinanglang natin muna yung power output na transistor mga bro para bayasan natin. Tapos para pag nag-normal na yung bias nito, try natin i-sound check na wala pa siyang power output transistor. So lahat ng power output transistor yan mga bro ay nakahang muna, hindi muna natin kinabit sa board. Kailangan kasi bago natin ikabit yan, kailangan normal na yung bias voltage niya para hindi tayo ma
nasiraan ng power output transistor. Pati yung fuse na pumutok dyan mga bro, pinalitan na natin ng dalawa. 10 amperes ang ano natin, yun ang available. So lahat ng kulang dyan ay kabit na natin. So try na lang natin bayasan kung normal na yung kanyang bias voltage. Yan kasi ang pinaka ano dyan, mahalaga yung bias voltage dyan para maiwasan ano. Kailangan normal na yung bias niya bago natin ikabit yung power output transistor. Lalo pag ganito, medyo mataas ang supply. So update lang ulit mamaya mga bro. At babayasan muna natin. So, ito na mga bro, nabayasan na natin left and right channel, normal na yung kanyang bias voltage. So, try natin sound check na tweeter lang gamitin na wala pa yung power output transistor mga bro. Nakahang pa yan ha. Parehas siya nakahang mga bro, kabilaan. Ayan, medyo nasanay tayo sa ganyan bago tayo magkabit ng power output transistor eh. Sina sound check muna natin para sigurado lang. So, power on tayo. Yan, gamitan natin ng DVD player yan mga bro. Lagay, lipat lang natin sa DVD. Yan. Try natin volume-an. Ayan. So narinig natin mga bro, malinaw na yung tunog niya. Sa left channel pa lang yan. Matinig yung tunog niya kasi tweeter lang sa kanyang ginamit natin na wala pang power output transistor. Lalakas lalo yan pag kinabit na natin yung power output. So malinaw yung kabila. Try natin ilipat sa kabilang channel. So sa right channel naman yan mga bro, volume natin konti. So malinaw na yung left and right channel natin. So pwede na natin ikabit yung ating power output transistor para magkaalaman na kung gaano kalakas ba itong amplifier ng Mega Pro Plus na to. Mega Pro Plus. So ikabit lang natin yung power output transistor mga bro para matapos na, para malaman natin kung normal na lahat left and right. Sa ngayon kasi okay na yung tunog niya nang wala pang output. So update na lang ulit mamaya mga bro. Kakabit ko lang. So ito na yung ating gagawa na Mega Pro mga bro. Pinatugtog ko na mga bro dahil may tunog sa kabila, kaya sapawan ko na para hindi makapurma. So hamaw lang natin, tagalan lang natin. Sinadya ko ng pinatugtog kasi may malakas tunog sa kabila. Lakasan natin. Babad lang natin. We'll be right back.
Direkta na lang natin. Direkta? Bumili ka na lang ng wire and charger ganito. Yan o sa magsiselfone. Tapos balik mo. Ay, hindi po siya ng ano nga, Felix. Ano, madaling masira yan pag ibalik lang yung charging pin pag natuklap na. Pero parang isira, di ba? Oo. Mas maganda, irekta na lang ganito. Mas matibay. Ay, mas matibay. Yan o, sa cellphone nandyan, bili ka. That's my kanto. Saan po kaya yung Felix? 80 yata. Mura, 150 lang. Sige po. Oh. So, okay na ito mga bro, yung ating ginagawa ng Mega Pro Plus. So maraming salamat sa inyong panonood mga bro, at magandang hapon po sa ating lahat. Gagawin pa tayong Bluetooth kasi.